Good afternoon, bali. Ewan, napag-prepa namin mag-sanggyupsal. Today is January 4. Busy-busy kami ngayong umaga. Daming ginagawa. Tapos, ayan. May nabili kasi kami iba't ibang klaseng mushroom sa Korean store dun sa may Baliwag. Tapos, ito sa akin, tokwa. Ito yung pinaka-meat substitute ko. Binabad ko lang sa pang-barbecue. Sila man, meron na silang beef, ham, fish cake ba yan? Mm-hmm. Ayan, tapos ayan. Ako muna ang mag-grill. Kasi yung sa kanila, ako lang pala ang mag-grill dahil luto na yung sa kanila. Pero ito yan, i-grill din natin itong mga mushroom. Hindi ko alam kung anong klaseng hiwa gagawin dito. Mm. Lalaki. Okay, ganun ata yan. Basta. Pahaba? So, umpisa ako ng mag-grill. Kasi sila, kanila luto na. Sa akin, inilulutuin ko pa lang. Ayan, saan natin mag-grill. Tokwa sa akin. Ito. Haba-haba lang. Hindi naman siguro. Pwede naman. Pwede na rin mag-umpisa. Yung coke pala. Ito yung king oyster. Tapos, ito, enoki. Hindi ko alam tawag dito sa isa. Pero ang cute nila. Ayan. Makain kang mushroom doon. Sarap ng tokwa. Masaya na ako dyan sa tokwa. Itong king oyster mushroom, masarap nito. May pagka-squid yung texture. Ayan. Medyo nasunog yung aking tokwa, pero okay lang yan. Ito yung enoki mushroom. Ay, ano to? King oyster. Tikman natin. Bilip. Parang talaga siyang squid. Yung consistency ng king oyster. Medyo nasunog lang, mamait-mait. Yan, may tokwa, mushroom, kimchi. Kain. At meron akong rice. Masarap din yung isang mushroom. Yung maliit. May ulo. Yung maliit. Parang rin siyang squid. Lahat sila parang squid. Masarap din. Lalo parang lasa niya. Pero nakakalong ko parang. Ayan, pansamantala, dito muna kami nag-kitchen ni Iya kasi ginagamit yung isang kitchen ni Jom. Hindi na siguro muna namin to ipapagawa dahil malaki nang babayaran namin sa real estate tax. Yun yung inaasikaso namin sa munisipyo. Anyway, ayan, magbabarbecue na tayo. Dito ko na lang nilagay yung ihawan kasi open air naman dito. Hindi naman kami masasuffocate. Oo, tapos pag nandito na, tsaka mo lagay ibabaw. Ayan, nag-iihaw na kami. Maano rin, mausok pa rin dito sa loob. Kahit ang laki ng aming bintana. So sabi ko, bukas, sa ano na lang kami, doon, sa labas, mag-ihaw. Bukas isaw naman. Ayan, barbecue. Makita, usok. Ayan. Lumipat pala kami sa labas kasi nung una doon kami nag-iihaw. Ano, pumutok yung tiles. Buti na lang yung tiles pinatong ko lang, hindi yung mismong counter. Ganun pala yun. Hindi ko alam na pag nainitan yung tiles, pumuputok.
Yan. Si Jom, tsaka si Iya. Magde-deliver kami ngayon, pero ang kasama ko ay si Jom kasi may work si Man. Siya muna yung nag-walking ngayong umaga para makaalis kami ng maaga. Ayan sila. Ina-walking na yung mga babies. Nandito na kami sa reseller namin sa May Kawayan. Ayan, si Jom lang ang kasama ko. Ayan, baba na kami dahil ihatid na natin yung mga products. Tang kami sa traffic dito sa May Kawayan. Tuwing nandito kami, malala ang traffic. Kaya baka maging every Sunday na ang aming pag-deliver. Extra traffic kasi pag Friday. So pupunta naman kami ngayon ng Marikina, yung isang reseller natin taga doon, yung The Green Garage. Sa mga Marikina, malapit sa Marikina. Wait lang. Good morning. Today is January 9. Kahapon nga, nag-deliver kami sa May Kawayan tsaka sa Marikina. Yan. Tapos hindi na ako nakapag-vlog pag-uwi dahil pagod na ako. Anyway, nandito ako yung sa inalisang bahay nila Tito. Diba dito na nga kami nag-kusina din tsaka dito ako nag-barbecue. Sila Iya dun sa labas. Dito. Ako dito yung bilog. Yan, kasi malaki naman yung bintana dito. Actually, ano siya. May pader yan. Dingding yan dati na kahoy. Natanggal nung bumagyo. So, mag-aayos-ayos tayo dito para medyo maging presentable naman. Tapos, siguro di ba sabi ko papagawa sana namin to last time na nandito ako, kaso kulang kami sa budget dahil maraming pinagkagastusan ngayon. Kailangan magbayad ng amilyar, nagpa-compute kami ng amilyar, medyo malaki. Ayun, so delayed muna ang pagpapagawa dito, so lilinisin na lang namin. Tapos yung mga ibang abubot namin sa loob siguro pwedeng ilagay na lang dito. Yung ito kasi sana pantry area. Pero gawin ko na lang muna siyang bodega. Yan. Ang gulo-gulo nga eh. Ayusin natin. Dito sa kabila medyo okay naman. Kulang lang din sa ayos dito. Yan. Sumunod sa kayo mga pusa. Yan. Naglagay na nga kami ng table dito kasi dito kami nag timpla ng barbecue, ganun. Nagtuhog. Ayun. Tingnan natin kung anong magiging itsura niya. Tapos, ito, binigay ni Mama nung hinatid namin siya. Eh, mainit pag umaga. So, yan, nilagay dyan. Parang blind siya na kahoy. Simulan na natin ang pag-aayos. So, tinanggal ko muna yung nakatabing dyan sa bintana habang naglilinis ako para maliwanag yan. Wawalis-walisin ko yung ilalim. Tapos itong papaglalagay ko sa kabila. Kasi nga magiging parang pantry / bodega to. Magsisindi tayong katol dahil so super lamok. As in, daming lamok, ang lalaki. Sinipon na rin ako dahil sa alikabok, kaya kailangan natin magmask. Natanggal ko na yung mga papag dito. Maraming alawalas na. Kaya lang ito, hindi namin alam kung bahay ng ano yan. Sabi ni Mahal, wag kong galawin. Baka mamaya habulin ako kung ano ba nasa loob. Ay, sinipon ako. Kailangan daw naka-protective gear kami. Kaya baka next time na yung tanggalin. Pero yun, lilinisin ko yung loob. Daming lamok to ni. Lagay akong katol dito. Parang mas yung mga lamok. Dito na lang. Ayan.
Ay, grabe. Hindi namin nadidilig yung mga halaman dito. So, ngayon regular ko na silang didiligin. Kawawa naman. Itong isa na. Deads na pero ko. Nabuhay pa. Ang ganda niya. Hindi ko lang alam kung anong klaseng halaman. So far, ito pa lang yung nagagawa ko. May nahanap akong isang pandagdag na blinds. Yan, nilagay ko dyan. Nilinis ko muna. Tapos yung mga upuan dun sa terrace namin, yung luma. Yan, dito ko lalagay para may receiving area din tayo dito. O, diba? So, hindi pa ako tapos. Lilinisan ko pa ito mamaya. Pero magluluto muna ako ng lunch. May natira pa akong dito. Mga mix na vegetables, mga ubod, beans, tsaka carrots, kinisir ko lang. Ginisa ko lang yan. Nung isang araw kasi may bisita kami. Tapos, ito may binili kaming glass noodles sa Korean store. Tapos ito, nabili ko to sa SM ata. So, yan na lang ang aming lunch. Ayan na yung aking nilutong chapche. Dinagdagan ko ng vermicelli kasi ang konti pala ng glass noodles na yung pag naluto na. Ayan, kain tayo. Ayan, naligo muna ako bago kami kumain kasi mas press ko nga kumain ng bagong ligo. Anyway, ayan ang ating ulam. Yung mahal nagda-diet yan, hindi daw siya magra-rice. Hindi diet, pero effective sa akin yung hindi mag-rice. Ako magra-rice pa rin. Rice is life. And ito na ang isa sa ating products, yung ating magic barbecue. Hindi po yan gawa sa karne. Gawa yan sa Meat Magic, yung vegetarian or vegan meat alternatives. Alternative, ano ba? Yan. Available yan sa Kain Vegan. Order na kayo. Libre promo pa. Yung chapche ko, ano, invento lang yan. Kain muna kami. Hindi pa kami tapos maglinis na sa kabila. Pero, pahinga muna. Pagod pa nga ako sa pagdadrive kahapon. Pag mamayang hapon, pag medyo nakapahinga na, tuloy natin. Maglalagay tayo ng mga abubot. Para mabawasan yung abubot namin dito sa sala. Dami kasi namin abubot dito. Yung bar area namin naging ano yan? Naging bodega. Instead na bar. Tignan niya yung itsura. Diba? Good. Tapos itong bike, doon na lang natin yung ipaparada. May kain muna kami. Magandang hapon. It's 3:30. After lunch, nagpahinga lang kami sandali tapos nanood ng movie. Tapos yan, itutuloy na natin yung paglilinis dito. Magpapasama ako kay Bebe Girl eh. Kaso naglilibot doon. Bebe Girl, ikaw na! Ayun siya, oh. Bebe girl! Bebe girl! Ayun yung buntot. O, kita niya. Ayan na. Bebe girl! Alay-layo mo. Di ka na. Ayaw makinig sa akin. Bebe girl! Di ka na. Anyway, ito yung isang kinuha din namin na kahoy na blinds. Parang ganito rin yan. Pero mas makapal siya. Yan ang lalagay ko doon sa bintanang yun. Ayan, nakabit na natin yung wooden na blinds. Okay na yan. At least may takip dyan. Dito may parang screen ng konti. Anyway, natanggal na dito yung papag. Next naman ay maglilipat tayo ng mga abubot. Okay.
Almost 5 PM na. Titigil ako sa pag-aayos sa paglilinis. Okay na muna to. Pagod na rin ako. Mag-walking pa kami. Ang presko dito kasi ang laki ng bintana ng ito. Yung nasira. Naging bintana siya. Tapos ang view mo ay kubo tsaka may mga puno dyan. So far ang ating nagawa ay yan, naglinis tayo dito na, so may receiving area na kami dito. Yan. Tapos nilagay ko na dito yung ating mga cooler. And then, andito na rin yung mga ref na hindi ginagamit. Yung mga ref na hindi ginagamit, ginagawa naming stakan ng mga ingredients. Yan. Mga flour. Kasi pag wala dito, binubukbok yung flour. Kaya, nilalagay ko siya sa loob ng ref. So, yun, nakakatuwa lang na ito, kahit ganito itsura ito, kahit simple siya. Tapos tagpi-tagpi yung ating mga blinds. Eh, meron tayong space para sa kain vegan. Actually, kami ni Iya ang gagamit nito. Kasi yung kusina doon, si Jom naman ang gagamit sa paggawa ng mga ibang products. Kasi yung mga kailangan ng mixer, blender, doon. Dito kasi, limited lang yung saksakan tsaka yung space. Wala pang counter. Eh, masyadong mababa tong table. Yung bacon kasi namin, yung rolling pin, pati yung pepperoni, yung mga ganun. So, dun yun sa may counter na mataas. Anyway, ayun lang ang aking activity ngayong weekend. Tomorrow, Sunday, hindi ko alam. Pag sinipag ako, baka mag-continue pa rin ako dito. Ayun lang muna. Lakas ng hangin. Good morning. Today is January 10. Matsari namin today ni Mahal. Pero hindi na kami magse-celebrate kasi kain na kami ng kain this past few weeks kasi nga Christmas, New Year, at after New Year, nagsanggyupsal pa kami. Anyway, today is a Sunday. Wala kaming gagawing mga products off namin. Ayun, nilagay muna namin dito sa likod si Yuri kasi yung mami ni baby girl, si Winnie, ayan na naman, in heat siya. So, dun siya sa terrace kasama ni Bailey para hindi siya makalabas. Dahil baka mabuntis na naman siya, kainis. Kami magbreakfast na ako. Pantisan lang from Pande, Manila. Tapos nilagyan ko nung vegan cheese tsaka vegan mayo. Ito yung vegan cheese. Yung binili natin sa SNR. Yan. Itong Emborg. Masarap siya in fairness. Cheesy naman siya. Tapos, gusto ko rin ng... Ang sarap nito. Yung dragon fruit jam ng Pande Manila din. So, yung isa may cheese. Yung isa lalagyan ko ng dragon fruit jam. And iced coffee. Gusto ko sanang mag-relax-relax lang today kaso kailangan din namin lumabas dahil mag-grocery dahil bukas, Monday, dire-diretso na naman ang trabaho. Ang cheesy niya. Ang fine sa inboard, masarap siya ha. Tapos stretch, nag-i-stretch siya oh. Sarap. Ang ganito itsura niya sa loob. Nilagay ko ng konting vegan mayo yan. Galing. As in. Nakatuwa. Tapos minicrowave ko pala to kaya ganyang nagme-melt. Tap. Eh, maki-shoutout tayo, pero namaya na siguro. baka may ma-vlog pa ako the whole day. Kain muna ako. So, ito yung bago kong ini-experiment na pwedeng maging product. Just in case maging masarap. Made from tofu pa rin. Tapos may brine, ay may nirab ako sa kanyang... Hindi ko alam kung anong tawag. Basta may nirab ako sa kanya
na spices, ganyan, ay sira. Hinuhugasan po na siya, tapos nalagyan natin ng nori. Naglalambing yung pusa kay Panther. Bait din si Panther sa pusa. Best friend sila. Si Yurik walang iya sa pusa yun, tsaka si Baby Girl, tsaka si Bruce. Pero itong sila Panther at Winnie, oh, lambing. Dungis mo, Panther, kaya mo maligo. Lambing-lambing. Nakakatuwa. Yan, lililisan ko muna to. Dito nakalagay yung upuan dati. Yung nilagay natin dun sa kabila. Yung mga antik na upuan. So, madumi yung ilalim. Yan, ayusin natin yung laundry area namin. Papasukin ko muna tong dalawa. So, yan ang before. Ang gulo-gulo, di ba? Linisin ko na. Ayan, medyo maayos naman na. Kailangan na lang linisin ng mga Clorox. Ayaw na matanggal nun eh. Or baka ano, yung mga mancha sa tiles. Yung acid. Mas acid oh. Ayan, pero next time na. Pagod na ako. Ayan, okay na muna yan. Ito na yung in-experiment ko. Bale, tatawagin ko tong Salmon. As in, parang salmon, pero salmon. Kasi hindi naman siya salmon talaga. Yan, yan ang magiging next product natin. Pero titikman muna namin kung masarap. If ever, iti-tweak ko pa yung mga ingredients. Kasi first experiment pa lang naman yan. Pag masarap na, yun. Pwede nang i-release. Pero pag hindi pa, mag-experiment pa ako. Ganun naman eh. Yung barbecue ata naka-apat na experiment ako bago namin nakuha yung saktong panlasa para sa amin. Ayun, ito na rin ang aming magiging lunch pero pipicturan ko muna. Ay, alam nyo ba? Palpak! Sobrang alat nung ginawa ko. So, kailangan pa natin mag-experiment ulit. Higa lang ako. Pasensya na pag nahihiga ako lalo lumalaki yung mukha. So, hindi yun ang magiging lunch namin. Nakahiga rin mga babies. Kasi ngayon sana yung ulam namin, kaso palpak ang alat. Ganun talaga, kailangan mag-experiment ulit. So, lalabas na lang kami, mag-grocery din tuloy. Gusto kong bumili ng more vegetables and fruits. Yun, para pag nag-i-snack kami, fruits naman, instead na chips. So yan, lalabas muna kami, nahiga lang ako sandali dahil ang sakit na ng likod ko. Showman, si Brucey. Ayan, paalis na kami. Punta muna tayo ng bayan. Doon na rin kami kakain. Ako, maglulumpia lang. Tokwa, tsaka tawag doon, kanin. Si Mahal, maglulugaw daw siya sa Lopez Coto. Mainit ang panahon. Ayan, chine-check niya kung sakto yung gulong ko dyan sa parang tulay. Nandito na kami sa Lopez Coto. Kay Mahal yan, Coto. With egg, wow. Sakit pokwa, lumpia. Kami ng palengke dito sa bayan. Dito tayong gulay. Bumili kami ng prutas. Diyos ko, ang mamahal ang prutas ngayon kahit tapos na yung yun. Yan, nakauwi na kami ng bahay. Alam nyo ba, bumili kami ng prutas. Ginto ang presyo. Especially yung mangga. Diamond. Una, apat ang kinuha ni Mahal. 260 daw. Sabi ko, parang ang mahal. Itong dalawa, 140 something. So, 70 plus ang isa. My God, ang mahal. Eh, natatakaw siya. Ayan, as makatikim. Ito, 110. At least, ito medyo malaki. Honeydew.
Tapos ito, 3 for 100. Pwede na yung pairs. Ito medyo mahal din. 260? 230. Pero malalaki naman. Pero kahit na. Ay, sa baga. And then, ito mura. 60 kalahati yung Chico. Tagal ko nang hindi nakakain ng Chico eh. So, yan. Bumili tayo. And then, ito mura din. Kamote. Saan ito? 70, no? 2 kilo. So, 35 lang ang kilo. Itong lettuce, 80. Sakto lang. 80 pesos itong ganito karami. And ito, may gagawin ako para sa kaibigan sa kusina channel bukas. Yan, tagal ko na hindi naka-upload dun eh. Ito, collar ni baby girl. Sana kasha. Sa leash kasi, ay sa harness, nakakawala siya. Tapos may nakita kaming dog food dun, sabi nila, ng leash na mura. Cravings. Lamb chunk with carrot. Try natin. 150 lang, 700 grams na. And sa Pure Gold din, bumili kami ng bigas, saka ayan, mga dog food pa rin. Yung bigas ng Pure Gold, ang sarap-sarap. Ayan, ito yung 37 per kilo, so bumili ko ng 10 kilo, tiglima yan. And ito, coconut oil. May coconut oil nga pala doon, 36 to. Ayan. Ayan, pure coconut oil, kasi ginagamit namin sa barbecue. Sa business, gusto ko nga sana maghanap sa palengke, nakalimutan naman namin, nandun na kami. Yan, coconut oil to. And ang aking kape, syempre, decaf, na tineternohan ko ng Vitasoy Milky. Yan, yan ang laging terno sa akin. Minsan yung chocolate din. Ano pang laman nito? Ay, gulay din. Ito sa palengke. Yung gulay medyo mura. 159 lahat yan. May presyo yata ito. Yung bawang, 25. Pechay, 10. Tapos, carrots, 20 yung carrots. 8 pesos yung leek. Sampu ang isa nung carrots. Pwede na, kasi ang ganda naman niya. Kamatis. Gawa akong kaldereta eh. Na vegan, syempre. Ayan. OA ng ano, prutas. Ewan ko, ba't ganun? Dati yung gulay ang OA. Ngayon, baliktad sila. Yung prutas ang OA. Anuhin ko lang to, ligtitin lang. Magandang gabi. So, Sunday night na. Bukas may pasok na naman kami. Eh, magsha-shoutout na ako para may edit ko na itong ating vlog. Tapos ma-upload na. At tayo sa last video. Yung marami-rami ah. Kay Miss Ophelia Vergara, Happy New Year din po and God bless. Tita Luz Nunan, Happy New Year. Kay Ate Yori Bautista. Kamukha ko raw si James Blanco. Eh, nakula. Eh, ngayon po, hindi na masyado. Nakala ng mukha ko. Payat yun. Kay Miss Lorelai Bautista. And kay Dr. Cam. Hello. Kay Miss Irene. Kay Irene Carino. Hello. Happy New Year. Kay Miss Christine V. Servando. Thank you. Sana daw ay many more products to come at patuloy ang pag-unlad ng business. Kay Miss Teresita Peduche. Happy New Year. Kay Joey Casquete. Kay Rizel 2017. Kay Viva Lola Vlogs. Kay Miss Michelle Silva. Hello. Sana sa future sa kaibigan channel gawa din kayo recipe using PVP. Sige, tatry ko yan. Kay Nurse Manolo, hello. Kay Miss Amira Santiago, Happy New Year. Kay Miss Maricon Trinidad, hello, Happy New Year. Kay Miss Angelina Dukusin, Happy New Year. Kay Tita Nida Penix. Kay Miss Alisa Pulas. Kay Katlea Arce. Hello, Happy New Year sa inyo ni Alvin. Sabi niya, wait, joke ba yung zombies? Pinuntahan namin sa ano? Sa
Florida lang. Diba, mukhang ano, mukhang sa set ng The Walking Dead. Kay Miss Daisy Gloria, hello. Dito sa New Jersey, bawal pang magsama-sama sa party ng marami. Okay, next time again. From Daisy Gloria ng New Jersey. Hello po sa inyo dyan. Kay Tita Isabelita Ruedas. Shout out to my three children, Kuya Jello, Ate Josa, and Bunso. Happy New Year po sa inyo. Kay Ate Beth Cruz. Kay Miss Evelyn Rubio. Kay Miss John Arroyo. Kay Samson Panganiban. Visit daw natin yung link ng kanyang shop. And nagbibenta siya ng copper mask. Sige, titingnan ko yan. Kay Miss Divina Duenas. Kay Rodney Mark Estrella. Long time. Happy New Year. Busy daw siya lagi sa work. At least, busy sa work, diba? Mas okay na yun. Kasi, mahirap magka-work. Putol ka. Hi po sa inyong lahat. Bihira mahal. Kay Tita Sara Barbosa. Happy New Year. Kay Ms. Zenona Amparo from California, USA. God bless din po. Kay Filipino ako. Wow. Yung talagang name. Kay Ms. Jane Ayaw. O Ayao. Kay Kim. Kay Ms. Kim D. Yeah. Thank you sa laging panonood. Happy New Year. Ang daming beses ko na nabanggit yung Happy New Year. Kay Ms. Rebecca Abada from Winnipeg, Canada. Kay Ms. Ruby Toner. Happy New Year. Kay Ms. Kay Ate Flor from, kalimutan ko na Ate Flor, California ba? Sorry kung mali. Happy New Year po. Kay Miss Mika Apostol Yoshi. Happy New Year. Kay Normita, kay Miss Normita Antazo. Sa pinsan ko, kay Ate Ade Villafranca. Happy New Year sa inyo dyan sa Canada. Kay Miss Carita Joyce, Happy New Year. Kay Miss Liza Buntag, Happy New Year. Kay Edie. Kay Miss Sheila Besite, tabayo na ah. Ngayon na lang kaulit ng vlog. Sabi ko sa inyo yan, tabako na, di ba? Tawa ko doon. Tabayo na ah. Kay Miss Det 013. Kay Tita Rita Abadjano, Happy New Year and belated Happy Birthday. Nakita ko birthday niyo po dun sa FB. Kay Miss Victoria Pascual from Pandi, Bulacan. Kay Kimar. Kay Miss Stacy Reden. Kay Miss Mayan Villanueva. Good morning, Happy New Year. Sana makahingi sa'yo ng recipe para sa sakit ko. Gusto kasi tinitinda mo na veggie. Sana mahingi ko si pinumber mo. Watching from Makati. Miss Mayan, may channel ako ng mga recipes na vegan sa kaibigan sa kusina. Yun, check mo. Marami tayong recipes doon. And bukas nga may gagawin akong video para doon. And sa ating mga silent viewers, Happy New Year sa inyo. Thanks again for watching. Pasensya na talaga, sobrang busy lalo na ngayon. May bago kami yung products. Yung na Magic Barbecue and yung Isaw Vaboy. Na baka matrabaho pong mag ihaw-ihaw, tuhog-tuhog, tapos iihaw pa. Actually, minarinate muna, tapos tuhog-tuhog, ihaw, packaging. Ayun, ang trabaho. And sa mga tag-gig, malapit na tayong magdala ng products dahil yung friend ko si Fagas Mundo ng Fagas Mundo Vlogs, ayun, magre-reseller na din siya. So, meron na tayo. Right now, meron tayo Manila, Marikina, and soon Taguig. Yan. Pero pinaka-home base namin ang Taguig dahil sabi ko nga kay Faye, siya na yung sasagot ng mga inquiry sa Facebook ng Kain Vegan kasi nga officially lalagay ko Taguig na yun. Yun. Kasi per area ako eh. Pag meron na, kagaya sa Manila, meron na. Hindi na ako magbibigay sa iba doon. So, meron na rin sa Marikina and yun sa Taguig. Thanks again for watching. See you guys sa next vlog. Bye-bye!